Hello guys, good morning. My name is Charlie Vincomen sa CryptoTab Browser Pro. So, ano ba itong CryptoTab Browser Pro? Legit ba ito or scam? Parati na akong nakarinig yan. Parang scam talaga yan. Sure? Mamaya, malalaman nyo. Pakikita ko sa inyo yung ebidensya. Hindi ito scam. Kasi matagal na ako nito. Taon na ako nito na mamine. So, sa coins ko is nag-invest. So, pareho rin sila crypto, mga cryptocurrencies. So, it means cryptocurrencies is digital assets. So, hindi natin mahawakan, hindi natin mapipil yung pera. Kasi nasa digital yun, nasa computer, sa cellphone pa yan. So, pwede nyo i-withdraw yan. Pwede i-withdraw pag nagmamature na siya. So, pag hindi pa naabot yung minimum, so hindi pa pwede. So, dapat yan, maabot nyo yung minimum, makuha nyo yung minimum. So, eto guys, i-share ko sa inyo, ipakita ko sa inyo yung evidence ko na talagang nakapera ako sa CryptoTab browser na ito. So, dati, gamit ko is light, yung free. Ngayon is pro. Yung pro is mag-purchase ka. Pero before ako nag-pro, is nagdaan muna ako sa light. So, nakapera na ako sa light. So, yun ang ginagamit ko na pag-invest sa pro through GCash. So, eto guys. So, hindi ka maka-withdraw nito pag wala kang coins or e-wallet. Hindi walang, ano ito, yung crypto, wala itong sariling bangko. Kasi mining lang ito. Habang nagsiserve ka, magkapera ka. So, hindi tulad ng ibang ano dyan, browser na magpa-browse ka, habang nagpa-browse ka, makapera ka. Hindi. Walang ganun. Walang. Hindi ka makapera kasi browser lang na ordinary yan. So, ito, nag-browse ka, magmamine ka, makapera ka. Pero, hindi ganyan nga. Bukas, pera na. Next month, pera na. Yun ang scam. Kasi walang ganun. Talaga, ang pera is paghihirapan mo yan. Pagtsagaan mo yan. Hihintay ka ng tagal. Pero, nakandaan dito is may maantay ka, may darating sa iyo. Pag tsaga ka. Kung tsaga lang para makuha mo yung ano, pera. Pag hindi kayo magtsaga dito, wala talaga. So, kung gusto nyo ng pera agad, yung walang kahirap-hirap. So, pag may ano kayo dyan, example, may 10,000 pesos. So, pwede yun i-invest sa ano, Crepa. alam niyo ano yung Crepa. Putok na yan sa radyo, sa balita. Kasi, dati dyan is Aman Futures Investment, naging Kappa. Pero Kappa pa rin yan. Pero chine-change, name lang yan ang Crepa. So, walang ganun na pera guys. Bigay mo yung pera mo, 10,000. Next month, maging 20 na yan. Or maging 40, or maging ano. Walang ganun guys. So, tatanong kayo sa akin kung paano naging ganun yon. So, sasagutin ko yan. Ganito yan guys. Kaya yung naging doble yung pera niyo, or naging triple yan. Kasi, ano, marami tayong mga investors. Ikaw, reseller ka, or admin ka. Marami kang seller. So, example, yung reseller mo is may bumibili na 10. O, example, bumili ka ng 10,000. Siya, bumili ng 20,000. So, by next month, pag payout na, so, yung pera na naiipon, na ibabayad sa iyo, is yung pera na nakukuha nila sa iba. Ganyan yan. Ganyan yung laro dyan. Wala talaga sila sarili ng pera na ibibigay sa inyo. Wala. Sa atin, wala. Pera lang din sa mga tao yan. Tayo ra ang niloko. Kasi, kahit isa lang ang admin, meron din magpa-admin-admin. Yun ang worst. Meron magpapanggap. Gagawa din yan ng ano, yung sarili niyang chat room, group chat, sasali ka,
akala mo yun ang legit, pero scammer pala yun. Yun pala ang scam, 100% scam. So bigay mo yung pera mo, 1 million, tapos next month maging 2 million yan. O tatanggap ka pa ng 2 million, laking tuwa mo, laking ngiti mo, abot dito, abot dito, para si Joker. So walang ganun. Totoo, first month mo, tatanggap ka. What about the progress by the next darating na panahon, darating na susunod na buwan? Sure ka ba na hindi yun sasabog yung pinagsasabi yung repa na yan? Yun, subabog na nga. Alam nyo ba kung ilang million yung nadali nila? Ewan ko na lang anong nangyari sa mga biktima na yun. Diyos na bahala sa kanila. Ako lang naawa sa mga biktima na yun. Talagang nakakaawa. Sus, paano? Bakit ayaw makinig? Walang ganon ka-easy. Walang easy money. Talaga lahat paghirapan natin. Kung ayaw mo maghirap, so pumili ka lang. Kulong o minteryo. Kasi talaga gagawa kayo ng karahasan pag ayaw nyo maghirap. Wala talagang easy money. Yan ang ilagay sa ating kukote. Lahat ay paghirapan. Hindi naman yan liso na tatanay mo ngayon, bukas, or next month ay tuturok na, gagawa ng produkto, may ano na, may makukuha ka ng bunga. Walang ganyan. Kasi yung pera is paghirapan talaga. Yung anong pera ang binigay mo, kahit bangko nga, hindi nga bibigay ng ganun kalaki. Alam mo ba kung magkano lang ibigay ng bangko? Annual interest. Point something lang yan. Point centavos lang yan. Walang ganyan. Per 1,000. Example, per 1,000 mo, tutubo ng 1 centavo. Ganyan. Every month, or 5 centavos. Saan naman sila ibibigay ng pera sa inyo, sa atin? Kung walang ganun. Walang ganun. So, pag gusto talaga ng legit, talagang kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng pag-antay. Marunong kayo mag-antay. Marunong kayo magpasensya. Hahabain niyo yung pasensya niyo. Pero pag mababa lang, gusto niyo agad-agad-agad kasi may naiinggitan ako, kasi gusto ko na ganyan-ganyan. Isa lang ang gagawin niyo. Scam. Tapos kulong. Maya, ngayon matapang kayo. Tapang tayo kasi pag-scam, mamaya, pag mahuli, iyak kaya, iyak agad. Tapos, ano pa, cover pa yung face kasi media. So, ganito guys, talaga, huwag lang tayong gagawa ng kalokohan na ganyan. And then, hindi naman tayo perfecto na tao, kasi tao lang tayo. Talagang gagawa tayo ng kalokohan, pero konti lang, slight lang. Para pwede lang, sorry po ma'am sa ginagawa ko. Sabihin lang tao na, okay lang yun, wag mo na ulitin. Konti lang naman yun, malit lang naman. Pero pag 1 million na, pag million na yung niloko mo, pwede ba yun, ma'am sir, sorry po, na-scam po po yun, 1 million, 10 million. Ano yung expect nyo na sasagutin ng tao? Ah, okay lang. Pinaghirapan ko yung ilang taon. Yate ka, puta ka. May mga bad words pa lalabas. Buti kung ganun lang, kung hindi kayo papatay nun, or sampal na ilang beses sa mukha nyo. Huwag ganun guys, huwag ganun. Bad yan. Nandyan si Lord. Maniwala kayo sa kanya. Maniwala kayo sa akin. Yan po ubra yung mga kanyang klaseng tao. May paglalagyan din yan. So pag gusto nyo ng legit, so eto 100% legit ito. Nandyan yung Diyos. Totoo ito kasi napag-proof ko na ito ay
mine siya at saka nandyan ang ano ko Bitcoin 12,000. So yun ang hash rate per second, 1,500. So depende sa inyo guys kung mag-avail kayo ng cloud boost. So kung pag-avail kayo ng cloud boost, so maging times 15 ito, times 2, times 5, times 10, times 15. Pero ano dyan, purchase talaga, magbayad talaga kayo monthly. Pero hindi naman kayo ano, hindi naman tayo logit si magmamine naman siya. Maka ano kayo, makuha nyo yung ano, yung babawi naman inyo yung ano, na-invest nyo. Pero pwede naman, hindi kayo gagastos. Ako, hindi ako magastos nito. Lagi lang ako times 1. Di bali na kung may promo sila, lalo ngayon December, loyal ako. So bigyan ako ng times 2. Yun. Magkaroon ako ng times 2 na mining speed. So hindi ganyan kadali. So talagang paghirapan natin. So eto guys, so paano ko na withdraw? So click the withdraw. Yan. Eto, withdraw BTC. Yan. Click ko tong payment history. Payment details is green, so it means complete or transaction complete or successful. So saan pumunta ito? So sa coins PH ko o anong oras at saka anong petsa. Yan. So dito tayo sa coins PH. So yan guys, wala talagang ano, wala talagang madali. Ah, ito. Yan. Receive money from external account. Coins page ko ito. Yan. Yan o. See? Kita nyo. So, legit yan. Alam ko na alam nyo na legit itong coins. So, yung iba lang dyan is kasi nabibiktima na, so ayaw na maniwala kasi may learnings na, may natutunan na. Kasi pag yung tao na papaso na ng apoy or na nasusugatan na ayaw na bumalik. Pero hindi naman lahat. Buksan mo lang yung mga mata mo saka yung isipan. Ano kaya nito? Talagang mapasok ako nito. Mapadisgrasya ba ako nito? Tama yan na yan. Pag-isipan ko muna. Hahanap muna ako ng ano, information about regarding about yan. So yan guys, huwag nang ilagay sa isipan na talaga scam. Hindi lahat scam. Maraming scam pero hindi lahat. Yun lang ang sinabi ko sa inyo, yung repa. Yun ang pinaka-scam. Nagtatawa nga ako eh. Yan. Yung naniniwala, yung nag-invest ng ano. Ano na kayo nangyari sa kanila? Tapos, paita. Grabe. Yung iba, nag-attempt na mag-suicide kasi paano? Inutang pa nila yung pera na i-invest. Hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pera. Tapos ginagano lang sa mga putang inang scammer na yun. Grabe. Wag na kayong magpaloko. Isipin niyo muna kung talagang scam ba yan. Pag ito scam, umapit kay sa akin. Eh, ito ang pagmumukha ko. Umapit kay sa akin. Uy, Charlie, scam tong browser mo, CryptoTab browser mo. Talaga? Hindi ako natatakot. Kasi ako mismo ang nakapag-proof nito bago ko ito i-share sa inyo. Pinoproof ko muna na totoo ito. Kasi pag i-share ko na hindi ito totoo, so sino mapayag? Ako. Ako rin ang mapayag. Before ko na-share, so na-prove ko na nga ito hindi scam. Kasi may nakukuha na ako. So yun lang guys. So pag may natutunan kayo sa akin ngayon, i-hit lang yung subscribe button tsaka notification bell para ma-notify ko kayo na may bagong video ako may upload. So tsaka may ano ko dyan, referral link ilalagay para dyan kayo mag ano,
ko lang kayo pinipilit na ah mag-join kayo dito kasi ano talaga ito totoo. So nasa inyo yan, depende yan sa inyo. Kung gusto nyo mag-join, nasa inyo yan. Kung hindi, ah, okay lang. Hindi naman tayo, wala naman tayong pilitan dito. Ayaw, huwag mong pilitin yung ayaw kasi doon